siguro kaya tayo nag tatakbo. Tanggalin, sir. Tingin na lang po ako license mo, sir. Hindi naman ako nag-aral ng abogay siya para matakot sa iyo. Yun lang. Nasa tama naman po yung ginagawa ko, sir. Kasama natin dito Officer Kalebag, Officer Malyari, Officer Francisco Estarea, Arangoso, De La Rama, Valencia. Sino ba mga kasama natin? Officer Parama. Alright, panayabin nyo pa rin po mga puro ano. At meron na, punta na tayong target location, Barangay Rojas. Let's go. Okay mga puro ay no, ang laki-laki, no parking anytime. Lagi rin po kasi tayo dito nag-clearing. Meron tayong naabutan na yan, nakatupi pa yung kanyang side mirror. Isang expander. Ayan, nagwangwang na kanina pa si Officer Estarea. Minawangwangan pa ulit ng team natin, ano? At orasan na po yan, 5 minutes. Para gawan siya ng impounding notice, mabigyan siya ng reference number. Puro Kampukot Street. At dito po yung reklamo. So currently si Officer Arugay nandun na. Officer Parama nandito rin. Officer Martin ng MMDA Seated One. Good morning, bossy. So, barangay hall yata ito ah. Kaya mukhang walang one-side parking dito sa area mga puro. At nakapag-coordinate na po tayo sa barangay. Kanina to? Kay Estrada, sir. Sinong Estrada? Kay Mar, dating kapitan ko. Dating kapitan? Okay. Eh, pera muna ako na license ano, kaya yun. Pera muna ako na license natin. Pera muna ako. Kaya sabi ko, dapat... Hindi ko pwede. Wala ako kasi tayo watching pag for emergency purposes. Wala tayong madadaanan yung mga emergency vehicle natin dito. Alam niyo naman na prone sa sunog tong lugar nyo. Kaya nga nag-usap nga ako, sir, kasi kung wala pa po akong trabaho. Ano po naman yun? Ako, patinsan na po ah. Ang ano po kasi yung trabaho natin. Eh para rin po sa nakakarami. Ang sinasabi niyo po ang dahilan, ipang sarili niyo lang po. Pera muna ako na lisensya mo. Pera muna ako. Kaya nga, ikaw nga pinakuha. Tapos tigitan niyo. Oo nga po. Pera muna ako na lisensya. Sa inyo yan. Kaya nga, nakikiusap lang ako eh. Lisensya na po ah. Tawar niya yan, sir eh. Kaya nakikiusap si bossing. Kaya lang, ano nga po.
Ayun, kasama natin mismo yung barangay. Ay, no, meron silang sign dito, so no parking, tao away dyan. Ang dami motor dito. Hindi ganito. Pag city operation, hindi namin pinapagay naman, bawal. Kaya nga, nakiusap nga ako kasi pumunta nga ako kay... Nag-aano pa nga ako ng... Pag operation, kamukha nga pa, hindi pa kayo marami. Dating kay Cap, eh nagpunta nga ko roon kasi nag-ano kong trabaho. Sa Cap tong sakyan? Doon po yan sa kanya, sir. Inutos lang po sa akin. Patulong ka nila kay Cap para makapumoto. Tabutan ka nila ng ano yun. Babaan niyo na yung ano, sir. Huwag naman ano, sir, kasi wala pa talaga akong trabaho. Hindi mo nila ba yung tricycle? Kasi sabi nga, hindi naman daw nakibinig yung mga residente dito. Hindi nyo rin pinakikinggan yung barangay. Zero, sir. Zero. Alright, so yun, mabura mukhang ito yata yung side na bawal. Tapos ito ay pwede yata dito. Mamaya, alamin natin kayo sa Rook ay tinitikitan na si Bossing. At nakikiusap lang naman si Bossing. Wala mong masama doon. Kaya lang, hindi po po pwede natin mapagbigyan dahil meron po tayo kung tinitikitan doon sa dulo. At tulad nga ng sabi ni Officer Rugay, hindi daw nakikinig dito yung mga residente as per the barangay. So maya-maya alam mo po natin. Alright, yeah, mga puro, may kapuro tayo dito si Kagawad. Kagawad, baka may mga babati po kayo. Shoutout na lang dun sa ating mga taga-barangay. Same time sa iyo at sa tropa ng TTMD. Yeah. Kagawad, meron ka bang mensahe? Dahil nag-clearing tayo dito sa area, may mensahe ka ba sa mga residente dito na usually nag-park sa bawal? Oo nga, kasi yan ang lagi namin sinasabi actually na dapat sundin yung alternate parking namin. So, tapos kalimitan, yung iba kasi rito, umapark sa amin, hindi taga rito. So, yun lang ang nakalulungkot tapos hindi pa sumusunod. So, kaya po ayan, nag-operation ng ating city at dito ating mga tropa, kaya ayan. So anyway, may natikita naman at yung iba naman nasa tamang parking yan. Kagawad, ano po ulit pangalan ni Kagawad? Kagawad Boltron Salazar, Barangay Roa. Boltron, sorry. Kagawad Boltron! Barkada ni Voltage Pipe. Thank you so much. Thank you. God bless mo. Alright, mga puro, kasama natin ako si Kalebag. At nagdalalan po tayo ng limang towing, tow trucks. Dahil medyo masikip dito sa area para hindi maka-obstruct yung ano, marami po kasi tayong tow trucks ngayon nakasama towing. Ito yung isa sa mga target location natin, mga puro, yun yung pupuntahan natin. Okay, mga puro, sama natin yung barangay. One side parking sa kanan, bawal sila sa kaliwa. So itong ganda, oh, Mercedes-Benz. Tapos motorsiklo. Nako, kailangan talaga clear tong area kasi ang tarik. Yan natin. Ay, yun lang. Ay, dito yung nangabol tayo. Dito yung nangabol tayo na ano, natumakbo. Alright, waling-waling. Poro, doon ba sa yung driver?
Okay, mga puro sir, ito motorsiklo eh. May driver na, papatikit na lang si Bossing. Patanggal sir, patanggal. Pagtapos na naman coach, eh, ganito, si this Benz. Ay, may driver na rin, titikita na rin dito. So meron po silang one side parking dito, kanan. Lalo na ito po ay yung pababa. So kailangan po talaga yung area dito, medyo masikip din po. Units, units, samahan niyo sila 8-5 sa baba. Alright, baba tayo dito mga po. May bayawak. Baba tayo dito, hindi ka namin nangyayari. Titikita na po dito. Let's go. Dito boss, kaliwa. Bawal sa kanan. Pwede sa kanan lang. Kanan pwede, kaliwa bawal. Opo. Kasi ano ang dyan? All right. Puro inaalam na natin kung saan side yung bawal. Ito na po, dito lang dapat. Dito lang. 150 po dito eh. Ah, dito ang bawal. 94, 9485. Okay mga puro, ang bawal kaliwa. Ang pwede kanan. Dito mo lang bawal. Dito mo lang bawal. Tama ba? Dito pala to. Okay daw. Dito ang tama. Ah, dito ang tama. Dito tama. Ayun ang mali. Yung pagkatangi mga puro, yung naka-illegally park. Dito pala yung tama. So once ay parking sila, 16 to 31, kanan, pwede. So okay po sila dyan, okay sila dyan. Uy! So yan mga puro, kaya tayo nag tatakbo. Tanggalin, sir. Mga puro, ito yung bukod tangin nakapark dito sa bawal. Dito kasi 16 to 31. Tapos dito side na to, 1 to 15. Ang dalang pong lisensya, sir. Nagdamamanay. Ayan ang bahay ko eh. Bahay ka po, sir. Oo. Meron po tayo one side battery. Pwede kayo naman ako mag-video kung yun dito ang bawal ah. Tama ba? Dito ang bawal. Dito ang pwede. Ito ngayon. Dito ang bawal. Dito ang bawal. Sino kanyawasan ang bawal ah? Masarap na yung bahay. Hindi tatlo eh. License na lang sir. License na lang po. Dito, mamaya na, sir.
Okay mga puro, may sitwasyon tayo dito mga puro. Kanina inaurasin na sa kanan. Misunderstanding, ang bawal pala sa kaliwa. So bukod tangi dito, actually nadaanan ko pa si Kuya dito. Sabi ko, yung nga sa kanan sa Mercedes Benz. Sige na lang po wala. Hindi naman ako nag-aaral lang, booger siya para matakot sa'yo. Yun lang. Nasa tama na ako yung ginagawa ko. Alam ko rin ginagawa ko, nag-aaral rin ako sa booger siya, Brad. Pare-pareso yun. Naitindya kita. Huwag ganun, may sakit ako sa puso ha. Pinapaalala ko lang sa'yo. Kaya ka rin naman. Traffic ano lang itong sir. Oo, pasensya ka na. Ayan. Ang parking niya daw sir, 1 to 15 meters sa kanan. Oo nga, okay. Sa kaliwa, 16 meters. Pasensya ka na! May sakit ka! Medyo ano ka sir eh. Hindi ba, ano, mataas ang puro. Alright mga puro, so yan, nagbigay na ng lisensya si Bossing. Titikita na lang po ito diretso mo lang. Single ticketing system, ibig sabihin lang sabihin nun ay yung uniformity ng pag-enforce ng batas. Trapiko dito sa Metro Manila, pare-parehas na schedule of fines and penalties ng bawat violation na karaniwang babaylate ng mga motorista. Sa phase 1 niya, wala pa yung device natin. So ngayon, yung paniniket, pangkaraniwan natin ginagawa, patuloy pa rin gagawin yun. Nakasanayan na, yun pa rin yung gagawin. Hindi ko kumpisikan ng lisensya at i-issue lang ng ticket. Pero ngayon, plus demerit points. Nakakonekta kasi yung system natin ng bawat LGU sa database ng LTO. So, ibig sabihin nun, kada huli ng bawat LGU and MMDA ay naka-record sa database ng LTO. So, ibig sabihin nun, bawat huli, merong kaakibat na demerit points. Depende sa bigat ng offense o nagawang violation ng isang motorista, ay doon na katumbas na demerit points. Contestable naman din yon. Pwede mo i-contest within 10 working days. After which, saka lang mag-aalarma sa LTO pag hindi mo binayaran agad or hindi mo kinontest yung ticket na issue sa'yo. Yung demerit points ay napaka-importante rito dahil pag kahit 10 years or 5 years yung validity ng inyong lisensya, ay pwedeng kumpiskahin ng sinamang enforcer ang inyong lisensya kapag naitala sa record na umigit ka na sa 10 demerit points or meron kang outstanding or hindi binabayarang multa. Pag hindi mo siya binayaran or hindi mo siya kinontest within the 10 working days, yung pangalawang offense mo palagi ay pwede na kumpiskahin din ng iyong lisensya. Kahit saan ka mahuli, pwede mo naman rin siyang bayaran anywhere. Nice. Pwede ka magbayad sa counter ng ano, over the counter ng bawat LGU sa City Hall. Also, yung mga payment scheme, electronic payment scheme, nice. Katulad ng GCash, Paymaya, and other sa mga bangko na katuwang natin sa e-payment. May limitation siya ng pag tatandaan po natin, ang pagkakaroon ng lisensya isang pribileyo, privilege siya. So, ang gobyerno, through LTO, pwedeng bawiin anytime yung lisensya once you committed the maximum number of demerit points. So, initially, pag more than 10, mga pwedeng confiscate and review yung license mo, pwede kang masuspend. Depende kung anong kabigat ang inyong mga committed violations. Or pag umabot ka ng more than 40, nice. That's the time na pwede na sigurong i-revoke iyong lisensya dahil nga sa sobrang dami na ng iyong violations. So, man nakagawian dati na bayad ka lang, multa lang, tapos wala na. Pwede ka nang takbo lang ng takbo, violation ka ulit. Bayad ka ng multa at walang kakibat na demerit. But this time, the through RA 10930, kakibat po doon yung demerit points ng bawat violation. So, nice. Nabibilang na po ang number of violations committed ng isang motorista or driver. Sa ating mga kababayan, sana sumunod lang po tayo sa mga lituntunin ng batas trapiko. Ito ay para sa isang road safety measure. Ang intention po natin dito ay magkaroon ng disiplina sa ating lansangan sa pamamagitan natin mga enforcer, sa ating mga motorista. Sumunod lang po tayo, magkaroon ng kayusan at disiplina para magkaroon tayo ng maayos sandali ng trapiko at mabawasan po yung insidente ng mga banggaan o road crashes. Kami po yung umaapila sa inyo, magkaisa po tayo, magtulungan po tayo para sa kakaunlad ng ating lungsod, para kakaunlad ng ating bansa. Big shoutout lang, Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga puro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na, pwede mo ng handheld camera na siya. Tapos,
tapos ang ganda. Diba? Hindi ka mukhang ano, parang may nakasabi sa iyo na weird. Ganda. Ganda ng kulay, pogi-pogi pa rin. LSC number 1. Let's go. Purong pagmamahal. Maraming salamat sa iyo. Wala, walang bababaw. So thank you so much sa walang sound support. Tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. Again, kung wala akong nagpapapaw. Thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.